Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po sa inyo, Father Avik. Patuloy po tayong nagninilay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. At patuloy si San Pablo sa kanyang pagpapasalamat sa mga taga-Tesalonica sapagkat tunay na tinanggap nila ang salitang ipinahayag ni San Pablo sa kanila. Sa mga salita ni San Pablo, sinasabi niya, "Kami ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi salita ng tao." Mahalaga po itong binabanggit na ito ni San Pablo sapagkat may malaking pagkakaiba ang salita ng Diyos at ang salita ng tao. Kapag tayo ay dumadalo sa banal na misa, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung unang pagbasa kung papaano ito ipinahayag, sa pagtatapos ng pagpapahayag, ang sinabi ng ating lektor, ang salita ng Diyos. At sumagot tayo, salamat sa Diyos. At sa akin namang ginawang pagpapahayag ng mabuting balita, sa katapusan nito, sinabi ko ang mabuting balita ng Panginoon. At sumagot kayo, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay, salita ng Diyos ang ipinapahayag sa atin. Kung papaanong sa pagpapahayag ni San Pablo ng salitang ito ng Diyos sa mga taga-Tesalonica, naging bunga ito at naging daan upang sila ay makinig, magsikap, isabuhay itong salitang ito ng Diyos na kanilang napakinggan at matapos maisabuhay, maibahagi sa kapwa. At ito ang inaasahan sa atin ng Diyos, na sa tuwing tayo ay nakikinig sa pinapahayag na salita ng Diyos, ito'y sinisikap nating unawain, intindihin na ang ipinahayag na salita ay hindi salita ng pari o hindi salita ng lektor na nagbasa nito. Ang ipinahayag ay salita ng Diyos na matapos pakinggan at unawain, matapos sikaping pagnilayan sa homilya o sa sermon, pagkatapos ng misa, ang salitang ating pinakinggan at pinagnilayan ay dapat nating isabuhay at dapat makita sa ating gawa. Ganyan sana ang magandang nangyayari sa tuwing ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. At kung may mga pagkakataon na sa ating pakikinig sa salita ng Diyos na ipinapahayag, kung sa mga pagkakataon na sinisikap nating pagnilayan ang salitang ito ng Diyos, at para bang ang dating tayo ay tinatamaan, para bang ako ang pinatutungkulan,
akuin natin, angkinin natin na ang salitang ito ng Diyos na ipinahayag at pakiramdam natin ay parang ako ang pinatutungkulan, angkinin natin na iyon ang salita ng Diyos para sa atin, para sa akin, para sa iyo. At magpasalamat tayo sa biyayang ito ng Diyos kung sa pakikinig sa Kanyang salita, sa pagninilay, sa pagsisikap o nawain, ito ay tumitimo sa ating puso at isip. Magpasalamat tayo sa biyayang iyon, sapagkat hindi lahat nakakaranas noon, sapagkat may ilan sa halip na makita ang sarili, sa halip na akuin at angkinin ang salitang napakinggan at napagnilayan, ang sinasabi pa nga, tinamaan na naman yung iba. Nagsalita na naman ang Diyos patungkol sa kanila. Father, yung sermon mo masyadong napakatindi. Pinatatamaan mo na naman sila. Hanggang kailan natin ilalayo ang salita ng Diyos sa ating sarili? Bakit sa tuwing ipinapahayag at pinagninilayan ang salita ng Diyos, sa halip na ang makita natin ay ang ating mga sarili, ang tinitignan natin ay ang iba? Huwag nating tignan ang iba. Huwag nating hanapin ang kung ano ang sa tingin natin mali at hindi tama sa iba. Diba sabi ng Ebanghelyo nitong nakaraang araw, bago natin makita ang puwing sa mata ng iba, tignan muna natin ang sarili nating mga mata. Baka naman higit na mas malaki ang puwing na nasa sa ating mga mata kaysa iba. Iwasan natin ang maging mapagpaimbabaw. Iwasan natin ang maging mapagpanggap. Tigilan na natin ang pagsasalita kung saan inaangat natin ang ating mga sarili habang ibinabagsak naman ang iba. Ang salita ng Diyos ay buhay, matalas, matindi ang dating kung talagang pakikinggan lamang nating mabuti, uunawain, tatanggapin, aangkinin na ang salitang ito na ipinahayag ay ang mensahe ng Diyos para sa akin. Amen.